625 kilos times 120 pesos. Ang pinuhunan mo po na 15,000. 75,000 po ang inyong mapagbebentahan. Kita nyo po sa likod ko, ito po yung tinatawag na concrete pan. So, mapapansin nyo, maitim na po yung tubig. And then, sa mga nagbabalak pong magnegosyo kagaya nito, ipapakita po sa atin kung paano po yung tamang paglilinis or pagpapalit ng tubig. Hello po, mga ka-fishpan! Kumusta po tayo? Ngayon po, ipapakita namin sa inyo yung tamang proseso ng paglilinis. Ano po? Ito po ay meron kami tinatawag minsan na nag-overflow kami pag medyo dumudumi na po yung tubig. At meron naman po kami tinatawag na 50% na itinatapon. Ito po yun. Pagka dito po tayo nagbukas ng ating overflow, pagpapatapon po tayo ng tubig dito, guys, mga ka-fishpan. Tatapon po dito yung mga dumi, yung sobrang tubig natin, para malinis din po yung ating concrete pan. Pero pag talagang medyo marumi na po siya, ang binubuksan na po namin is yung 50%. Ito po yung 50% natin. Pag ito po ang binuksan natin, kalahati po ng karga niyan ang itatapon niya. Kalahati po nito ang itatapon. Ano po? Ibig sabihin po, 50% yung itatapon natin tubig, 50% yung ating ititira. At yung po kakargahan natin ng bago. Pero pag talagang maruming-marumi na po, tulad ng nakikita nyo ngayon, talagang medyo maitim na po siya. Ilang araw po akong hindi nakapag-overflow dahil busy po tayo, marami tayong bisita, dumadalo dito sa bahay. Ay i-drain na po natin siya, totally drain na po. Pag nag-totally drain na po tayo, yun na pong nasa ilalim ang ating bubuksan. Ibig sabihin po, lahat ng dumi, lahat ng putik, lahat ng mabahong putik sa loob, itatapon na po niya. Ibig sabihin po, lahat po ng tubig niyan, 100% ilalabas na po niya. Tingnan niyo po mga ka-fishpan, meron po sumama na isang hito. Yan. Kaya po meron tayong ganito para masapo natin yung mga hitong sasama. Pagka po kasi nilagyan natin yan ng screen sa loob, hindi po sasama yung mga dumi. Kaya yun po ang iniiwasan ko, yung may sumamang dumi. Babara po kasi yun doon sa ating screen sa loob. At ngayon po makikita nyo po, ganito po kaganda ang ating mga alaga. Ugat, wala siyang punggus, malinis po yung balat. Ganyan po sila kalulusog mga ka-fishpan. Ito po. Makita nyo po, napakakinis po ng kanilang balat. Ito po yung pinakamaliit natin na dati inihulog po namin 3 inches. After 2 months po, magto 2 months na sila, ito na po siya. 3 inches po ito dati, magto 2 months na po ito, ganito na po siya. Nasa size 6-7 inches na po. Makikita nyo po itong setup namin, mayroon po itong lupa sa loob. Para yung pong ating hito ay hindi masaktan, hindi sila masugatan, kailangan po natin lagyan ng lupa. Wala po doon ay mataas po yung lupa natin at pababa dito. Ibig sabihin po niyan, tulad po ng ginawa namin yan, makikita ninyo, pag nag-drain po kami, pababa po lahat ng isda dito, pati po lahat ng dumi niya. Pero yung makikita nyo po na may mga maiitim na medyo may putik pa, pupusisita po natin sila ng tubig para mawala po yung dumi niya at baho. Tingnan nyo po siya. Ganito po ang gagawin natin paglilinis para matanggal po yung pinakamaputi. Yan po. Pupusisita po natin sila. Okay lamang po na hindi masyadong malinis ang malinis kasi ayaw din po ng hito na masyadong malinis dahil nawawala po yung lansa nila. Ang gusto po ng hito, merong natitirang konting lansa na hindi po sila manibago masyado sa tubig. Ano po? Kung makikita nyo po, ito na po sila. Ito po ay mga good size na. Ngayon, makikita nyo po dito, ang magiging tubig natin pag lumalabas na po siya sa ating drainage. Ano po? Maliro na po siya, hindi naman masyadong maruming-marumi at hindi na rin po siya masyado mabaho. Makikita nyo rin po dito yung mga alaga natin. Kita nyo po sila. Talagang napakakinis po ng kanilang mga balat. Ibig sabihin po, talagang napaka-healthy po nila. Kung makakabili po kayo sa amin ng mga hinaharvest po namin, makikita nyo po na malinam-nam po talaga. Purong pigs lamang po ang aming pinapakain, hindi po kami nagpapakain ng mga patay na manok o yung mga bituka ng ganito, hindi po. Purong pigs lamang po ang ginagamit namin. Kaya makikita nyo po sa kanila, napaka-healthy po. Tingnan nyo po sila, mahi-healthy, magaganda, malulusog po ang ating mga alaga.
pagka nakita niyo na po siya, malinis na siya, pwede na po natin itong sarado para po mapulungan na po natin sila ng tubig. Bali, ang next guys, i-explain naman ni Kuya kung paano ba magsimula kung sakaling gusto mong magnegosyo ng hito. So, ano ba yung magkano ba yung puhunan? Ano ba yung mga kailangan? Magkano po ba yung kikitain? Ayan. So, maya-maya guys, explain ni Kuya kung paano, kung magkano ang puhunan at kung magkano ang kita at kung ilang buwan bago po kayo mag-harvest. Ipapakita namin sa inyo itong mga nalinis na. Kahapon, nakapagpatubig na po ako dito. Ito na po yung pinakamaliit namin. Naglalaro po ito sa 4, 5, 6 inches. Nung binili po namin ito, 3 lang. 3, 4 inches, 5 inches sa pinakamalaki. Pero ngayon po, after 6 weeks, yung pong 3 inches, 5 inches na po siya. At yung 4 at 5, ngayon po naglalaro na sa 6 and 7 inches. Tingnan niyo po sila kung gano'n sila karami pag pinapakain. Ganyan po sila kagandang pakainin, ganyan po sila kasigla, ganyan po kaganda ang klase ng ating alagang mga hito, mga kapishpan. Kaya sa mga gusto pong umorder ng mga fingerlings, pwede po kayong kumuha sa amin. Pwede nyo rin pong sundan ang aking YouTube channel. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin at sundan nyo po ako. Mag-subscribe din po kayo doon sa Mark 7 Reyes Kapishpan. Makikita nyo po ang aking channel, marami po akong tutorial doon. Paano magse-set up ng concrete pan at marami pa pong iba. Parang pirang sila. Pag nagpakain po kayo, ganito bro, ah. Nasabog mo siya. Kasi pagka pinukul mo sa isa, magsisiksikan sila talaga. Ay, yung pagkain pa daw ka, ma, saan bibili? Sa inyo? Opo, bibili na rin tayo. Saktong-sakto po na tiyempohan ni Raymel TV na mayroon po tayong customer. Sila po ay taga Maigpan, nag-i-start po sila ngayon na magpagawa na ng 4x4 na concrete pan at mag-uumpisa po sila sa 2,500 pieces. Alam niyo po mamaya, pag-uusapan natin kung paano sila kikita sa maliit na puhunan pero malaking pagkakakitaan. Sa 2,500 piraso, papakita po namin sa inyo mamaya ang competition kung gaano po kalaki ang kikitain nyo. Hello po ulit! Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung ating po pwedeng kitain sa ating hanap buhay na concrete pan. Ito po ay naging idea po kasi namin para makatulong kami lalo na po sa mga nasalantan ng ASF. Kami po ay naging biktima ng ASF, 34 na baboy po namin ang namatay. Ngayon po, nung panahon na yun, pandemya, wala pang hanap buhay, namatay po yung mga baboy, naisip po kami ng ibang alternatibo na po pwede namin pagkakitaan. Ito po yung naisip namin, ginawa namin concrete pan yung aming mga kulungan ng baboy. Kaya ngayon po, sa mga gusto po magsimula, lalo na po doon sa mga mayroon ng kulungan ng baboy, na existing na kulungan ng baboy, pwedeng-pwede po kayo na magsimula sa maliit lang po na puhunan. Ang gagawin nyo lamang po, ipapasimento nyo po sila na mayroong sahara para hindi po tumagas ang tubig. Konting repair lang po yung ating mga kulungan ng baboy, pwedeng-pwede na po kayo mag-umpisa, mga kapishpan. Ngayon po, papakita ko sa inyo isang simple computation kung paano po tayo kikita sa concrete pan fish farming o yung tinatawag namin palaisdaan sa bakuran, backyard fish farming. Ano po? Tulad po nung kanina, yung pong kumuha sa amin ng 2,500 piraso, yung po ay binili nila sa halagang 6 pesos.
Doon po sa sinabi ko sa inyo kanina, yung pong customer namin kanina na kumuha po ng 2,500 pieces, kukwentahin po natin siya sa 6 pesos ang isa. Binagbayad po siya ng 15,000 pesos. Ngayon po, tingnan niyo po, ito po ang ating simple computation. After 3 to 4 months po, ang inyong 3 to 4 inches, 5 inches na binili, magiging 4, 3, 2 na po ang isang kilo. 2,500, kukumpitin na po natin yan sa per kilo, hindi na po per piraso. Pero ang pinakamababa na po natin gawing computation is 4 pieces ang isang kilo. Doon na po tayo sa gumitna. Kasi marami po, mayroon ding nag-oversize, 2 piraso, 1 kilo, mayroong 5 piraso, 2 kilo, 3, 1 kilo. Doon na lang po tayo sa pinakamababa na, 4 po ang 1 kilo. Yung 2,500 po natin, i-divide natin yan sa 4 per kilo. Makakakuha ka po ng 625 kilos. Mamaya po tayo magtatanong tungkol po sa mga namamatay, sa nababawa, sa mortality rate. Mamaya po. Ito po muna yung computin natin. Sa 2,500 piraso, makakakuha ka po ng 625 kilos. Sa 625 kilos po, mga kapishpan, ang bentahan po ngayon ng hito sa bayan, sa palengke, 160 pesos. Pag sa amin po sila bumibili, pinapakyo po yung aming paninda, yung aming mga hinaharvest, 120 pesos po ang bigayan ngayon. Pero ang nabalitaan ko ngayon, 130 pa. Ganun po ka-in-demand ang hito ngayon kasi po napakamahal ng karne ng baboy. Umaabot na siya ng 400. Sa 120 na lamang po natin computin. 625 kilos times 120 pesos. Ang pinuhunan mo po na 15,000. 75,000 po ang inyong mapagbebentahan. Tingnan niyo po. Ima-minus natin dyan yung puhunan natin na 15,000. Meron kang 60,000. Sa 60,000, sabihin nyo na po yung pagkain natin, tubig, nasa 10,000 na po. I-minus pa natin ang 10,000. Meron ka po pong 50,000. Sasabihin ng iba, paano po yung mga mortality rate? Yung mga nabawas, yung mga namatay. Hindi inaasahan, may mga nababawas po talaga. Mga kapishpan, in 4 to 3 months, 3 to 4 months, yung 50,000 mo, sabihin mo nang nabawasan pa yan, naging 40,000 na lang ang kinita mo. Masama pa po ba na kumita ka ng 30,000 sa puhunan mo, maliit lang na puhunan? Kaya kayo po, inaanyayahan namin na magpunta po kayo sa aming farm, backyard fish farm, iniimbitahan ko po kayo lahat, mag-subscribe kayo sa aming channel, yung mga video po namin na ina-upload para magkaroon po kayo ng updating sa lahat ng aming mga tutorial para po magkasama-sama tayo na kumita habang nagpapahinga sa bahay, habang walang ginagawa, kikita ka po, naglilipang ka na, kumikita ka pa. Mga gusto pong bumili ng fingerlings, marami po kami dito ng tinda na fingerlings, maging sa mga pigs po na papakain natin sa ating mga alaga, hindi na rin po kayo mamumroblema, sa amin na rin po kayo bibili. At doon naman po sa mga nagtatanong, paano daw pagka hinarvest na nila yung kanilang mga hito? Napakarami po natin buyer, hindi po kayo mauubusan ng buyer sapagkat dito lamang po sa mga kapitbahay namin, sa mga naglalako sa mga baryo-baryo at sa mga nag-iihaw sa mga kanto-kanto, napakarami pong bibili. Kung kayo po ay mahihirapan sa pagbebenta, maaaring kami na rin po ang bibili na inyong mga alaga para hindi po tayo mamroblema, tutulungan po namin kayo sa abot po na aming makakaya. Sa mga nagtatanong naman po tungkol dun sa setup natin, kung wala po kayong idea, pwede po kayong pumasyal dito sa aming bahay para makita nyo po mismo ng aktual yung pong ating mga setup ng concrete pond para maturuan po namin kayo, magabayan po kayo ng tamang dapat gawin para hindi po tayo masyadong magastusan tsaka po maging matibay ang ating concrete pond. Kaya sige po, magsama-sama po tayo ulit, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, sa Facebook page namin, pagkita-kita po tayo, magdumalo po kayo dito sa bahay, inaanyayahan po namin kayo. Pwede po kayo magtanong kay Sir Raymel. Sana po, magtatagumpay tayo lahat. Salamat po!